Hello mga bata! Ngayon ay meron akong inihandang kwento para sa inyo. Pero bago yan, ay aalamin muna natin ang mga salitang ating matatagpuan sa kwentong ating babasahin upang maintindihan natin ang ibig sabihin ng mga ito. Ang unang salita ay bruha. Ito ang larawan ng bruha. Upang maunawaan natin ang ibig sabihin ng salitang bruha, ay gagamitin natin ito sa pangungusap. Kinuha ng bruha ang bata mula sa kanyang nanay. Ibig sabihin, masama. Ang bruha ay masama. Pangalawa ay salitang malaalambre. Ito ang larawan ng buho na malaalambre. Gagamitin natin sa pangungusap. Malaalambre ang buhok ng babae dahil hindi siya nagsusuklay. Ang ibig sabihin ng malaalambre ay matigas. Pangatlo, ang salitang mapintog. Itong larawan ng mapintog. Tignan natin ang pangungusap. Mapintog ang pisngi ng batang ito. Tama, ang ibig sabihin ay mabilog. Ngayon, alam kong handa na kayo para sa ating kwento. Mga bata, kayo ba ay natatakot sa matatanda? Ngayon, aalamin natin kung ang bata ba sa ating kwento sa araw na ito ay takot din sa matanda. Bruhahaha, Bruhihihi. Kwento ni Maria Corazon Remigio. Guhit ni Roland Mikael Ilagan. Maniwala ka man o hindi, may kapitbahay ako na bruha. Ang pangalan niya ay Mrs. Magalit. Patay ang buhok niya. Malaalambre ito. Malaki ang butas ng kanyang ilong. Matalas siyang tumingin. Pero maganda ang kanyang ngipin. Puting-puti at kumikinang kung siya ay tumatawa. Bruhahaha, Bruhahaha. Humahagalpak ng tawa si Mrs. Magalit noong nanonood siya ng komedyanteng artista sa plaza. Bruhihihi, Bruhihihi. Napabungisngi si Mrs. Magalit noong nagwentuhan sila ni Aling Mila. Kapag natutuwa si Mrs. Magalit sa mga bata, naiipit ang tawa niya. Bruhihihi! Bruhihihi! Humahagikik siya habang kinukurot ang mapintog kong pisngi. Bakit ko nasabing bruha si Mrs. Magalit? Hindi dahil mukha siyang bruha at ibang klase siyang tumawa, kundi dahil hindi siya pumapasok sa bahay namin kapag may wali sa pintuan. Sabi ni Lola, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Ang mga bruha't bruha ay takot sa bahay na malinis. Pananggal laban sa kanila ay walis tambo sa may pinto. Mayroon pang dahilan. Kaliwang kamay ang pansubo ni Mrs. Magalit. Ganyan daw ang mga bruha't bruha kung kumain, sabi ni Lola. Hindi ako talagang takot kay Mrs. Magalit. Ayoko lang siyang makita sa gabi.
Kapag malalim na ang gabi at nanonood siya ng TV, nagkakakilabot siyang tumawa. Bruhuhuhu! Bruhuhuhu! Dumadagundong ang malulutong niyang halakhak. Para tuloy, nararamdaman kong nanginig ang lupa. Noong minsang nadapa si Mrs. Magalit, ay lumipad ang mapuputi at makikinang niyang ngipin. Oops, alam kong sabik na kayo kung ano na ang mangyayari sa ating kwento. Ngunit bago yan, may tatanong muna ako sa inyo. Ano kaya ang gagawin ng bata sa pagkakataong ito? Bruhahaha! Bruhahaha! Bruhihihi! Bruhahaha! Naghagalpakan, hagikikan at halakhakan ang mga salbahing taong nakakita sa kanya. Parang nagmukhang bruhot-bruho sila sa aking paningin. Bruho, bruho, mihik-bihik-bi si Mrs. Magalit habang pinupulot ang nabungi niyang postiso. Naawa ako sa kanya at inalalayan ko siya. Napadaan kami sa aming bahay at minabuti kong yayain siyang pumasok para makapagpahinga. Nakalimutan ko, kalilinis lang ni nanay at naiwan niya ang walis sa may pintuan. Naku, hindi na ako papasok, iha. At marumi ang aking tsinilas. Pinilit ko pa rin siyang pumasok at pumayag naman siya. Laking gulat ko nang hindi siya natakot sa walis. Inalok ko si Mrs. Magalit ng merienda at ginamit niya ang kaliwang kamay niya sa pagsubo ng biskwit. Alam mo, iha, nirarayuma itong kanan kong kamay, kaya di ko magamit. Napahiya ako. Maling-mali ang aking akalang bruha si Mrs. Magalit. Tinitigan ko siya ng husto at aking napuna na matanda na siya. Maputi na ang mukhang patay niyang buhok. Malaki ang butas ng ilong niya dahil medyo hirap siyang huminga. Matalas siyang tumingin dahil malabo na ang kanyang mga mata. Ay naku, iha. Mahirap tumandang mag-isa. Wala na akong asawa, walang anak, at walang apong tulad mo. Ang lungkot-lungkot ni Mrs. Magalit, kaya binuksan ko ang TV para siya maaliw. Sabay kaming nanood ng komedya. Bruhahaha! Ang hagalpak niya. Bruhihihi! Ang bumisnis ko. Bruhihihi! Ang hagikik niya. Bruhuhuhu! Ang hayakhak ko. Bruhuhuhu! Ang palahaw naming dalawa na magkaindayak kami sa kakatawa. Simula noon, hindi na bruha ang tawag ko kay Mrs. Magalit, kundi Lola. At doon nagwawakas ang ating kwento na Bruhahaha, Bruhihihi. Ngayon, mga bata, ano na sa tingin ninyo ang nararamdaman ng bata sa kwento para kay Mrs. Magalit? Tama kayo. Ngayon ay mahal na ng bata si Mrs. Magalit. Tinuturing na niya itong Lola. Kung kayo mga bata, ang batang bida sa ating kwento, mamahalin niyo rin ba si Mrs. Magalit? Bakit? Tama kayo mga bata. Ang mga lola ay dapat nating mahalin at igalang. Hanggang sa muli, paalam!